Kabuluhan, mga panggawikat, 17 after midnight. 17 wonderful minutes after the hour of midnight. It's a good morning, Thursday. Thursday na po ngayon, mga bangga. You've got me on your radio until the hour of maybe before 1 o'clock. You can call me over the number of 8721-2429. 8721-2429. And we can have a conversation regarding your love problems, your emotional stress, and... basta tawag lang kayo, nahirapan ako magsa... Bala kayo! Oo. Batiin mo si Xavier. Favorite ka niya. O, oh, hey, hello, Xavier. Na ano ka? Batiin mo rin si Nanay Edith. Favorite ka niya. O, oh, hey, Nanay Edith, halika po. Ah, binabati ka po ni Mami Baby. Ayan, ha? Mami Edith, favorite mo ako, Mami Edith. Alam mo, favorite din kita mula kaninang 10:30. Nakikinig mo sa Mami Edith ngayon, nakikinig siya. Mami Edith! Ano? Ulam bukas ay paksiw, sabi ng anak mo. Kumakain ba siyang paksiw? Oh, paksiw daw. Paksiw na talong. Uy, masarap yun ha. Di ba ang paksiw galunggong, hindi kumakain nun. Pwedeng talong lang. Talong tsaka ang palaya, paksiwin mo. Sarap nun. Oo. Di ba may toyo? Di ba may toyo ang paksiw? Paano? Paano karoon ng toyo ang paksiw? Wala, paksiw lang, hindi adobo. May toyo yung pinsong, may toyo. Ay, naka-live tayo ngayon, ha? Do follow me on my Facebook account. It's John Gemperle. Yung aking real name po, naka-blue check po yan. At sa aking YouTube channel po, ay Papa Mo Ako. Yan, Papa Mo Ako, YouTube channel ko. Yan. Tapos sa Twitter at Instagram ko po ay... Papa Jackson 1067. Ay, batiin ko lang ha. Yung mga nasa Japan ngayon, kulang isa dyan, nandito isa. Nandito si Mami. Goto Marie. Ayan. Nandito po si Goto, Mami Goto Marie. Ayan. Pero bakit naman hapon na may dagdugtong na Chang yung mga ba? Chang, no? Paggalang yun, di ba? Raquel Chang. Oh, di ba Raquel? Sa Pilipinas, iba, di ba? Chang Raquel ang ano dapat. Kasi naging tita. Ayan. Tawag na. Kung walang natawag, uuwi na ako. Akala nyo ba, ha? Bahala kayo dyan. Meron lang po akong ano, ha? Meron lang po akong paalala. Oo. Ano lang po ako? Pakiusap lang po. Yung mga nagpipiyam po sa akin, huwag nyo na po kayaan sa religion ninyo, please. Oo, kasi last month, I received many DM asking me to join their your religious belief. I respect po, nire-respeto ko naman. Pero syempre, nag-reply po ako ng, I have my own belief, keme, ganyan, galit, oo. Huwag nyo na po kayaan kasi, diba, dapat nga po, hindi, you are not supposed to force people into it. Diba, people should, diba, discover yung belief na yan on their own. So, yun. Okay? Thanks, bye. Eh, may caller, si Jay. Si Jay ng QC. Ay. Sakit ng underboobs ko. Hello? Hello po. Jay! Yes, Papa Jackson. Papa, parang kinakabahan ka. Oh, medyo po ulit. Huwag kang kabahan, hindi naman to audition sabi kay Jiko, di ba? Ilan taong ka na? 26 po, Papa Jackson. PPJ na lang, Brad. PPJ. Oo. Sige, lakasan mo, ha? Apo. Dikit mo sa labi mo yung labi ko para marinig kita. Para masaya. 26 from QC. Saan ka ba sa QC? Sa Cubao po. Saan sa Cubao? Sa Tuason po. Tuason? Apo. Malapit ka sa Motor Trade, sa may Samsung Tech? Apo, medyo po. Yung pag dumiretso ka sa looban ninyo, labas mo sa may Partas? Hindi na, hindi po. Yung paglabas po, ano na yung Ducati na. Ah, may Ducati! Apo.
Oo, nadaanan ko yun na nakarang. Gusto kong pumasok eh. Siyempre, Ducati yan, di ba? Anyways, anong ginagawa sa buhay ni Jay? Sorry po, bago po ako sabihin, ako pangatlong beses ko na pong tawag. Opo. Talaga, hindi ko... Opo. Gusto mo malaman kung kailan ko nang tumawag? Opo. Ganda, hanapin mo nga. August 22 po yata yan, 2018. Ha? Yung una kong tawag dyan. August 22? Sa pagkakaalam ko lang po. Ah, ibang number gamit mo nun. Ah, hindi, tama. Wait lang. Tanggalin mo yung 8 pens. Ang unang tawag mo ay noong, August 22. Opo. Yung pangalawa, hindi ko na po matanda. Yung pangalawa ay noong April 24. Opo. 29. Yung pangatlo ay 3 minutes ago. Ito, kausap pa kita. Opo. Ang hirap pa talagang kausap, no? Tatakwil na ako ng mga pinsan ko, eh. Sige na, ba't ka napatawag ulit, Papa? Wala ako na itulong sa inuunit tsaka pangalawa? Hindi po. Parang sa kukwento ko, parang hirap na kapaniwalaan. Same girl pa rin. Ah. O, sige, kwento mo. Sana maalala ko. Kung hindi man, edi pag-usapan natin. Opo. Bali, kasi yung mga dating usap natin, Papa Jackson. Bali, yung parang puro na lang same mistakes. Then yung parang advice nyo, kung mahal ko, tanggapin ko pa rin. So parang nauulit na naman, parang ewan kung paano. Ano bang naging issue, niloloko ka? Opo. Nung una. Wait lang. Opo. After the second call na nag-usap tayo, pare ko, mula noon hanggang ngayon, may nangyari na naman, niloloko ka na naman? Hindi ko po masabi, kaya parang gusto ko rin po itanong sa'yo kung parang loko na naman ba yun? Kwento mo sa akin. Itong pangatlo po, yung parang... Yung mga past day, parang nahihirapan na naman ako mag-adjust, siyempre. Anong ina-adjust mo? Yung... Kung kaya ko pa ba siyang tanggapin ng tuloy-tuloy, parang ganun. Okay, so ibig sabihin, wala naman siyang ginagawa, naaalala mo lang nangyari dati. Opo, at parang... Na naman ako, parang napraning, binuksan ko na naman yung Facebook niya. Ganun. May nakita ka, wala. Parang meron po. Parang di ko lang makonsider na kung cheat. Hindi, pa ba yan. Alam mo yan kung wala o meron, no? Alam mo yan kung wala o meron. Alam mo yan, wag mo sabihin sa akin na parang, no? Kento, ano? Okay. Jay, naiintindihan kita, no? Pag niloko ka na ng partner mo, ang dali na magduda. Tama? Opo. Lahat ng bagay madali na masamain. Pero sagutin mo ako ngayon na maayos kung inakita mo ba niloko ka niya o gusto mo lang bigyan ng mali siya kasi may record na siya. Parang cheat po eh. Okay, ano yung nakita mo? Yung that time po, nagbasa ako ng mga convo niya with friends. Oo. Opo. With then, friends? Friend. Okay. Then, habang nag-scroll back ako, meron ako nabasa doon na parang pinamumukha niya pa na yung ginawa niya dati na parang po pinagmamalaki niya. Yung halimbawa, ganito po kasi yung convo, parang... Ginamit yung sabi po nung friend niya sa kanya, ginamit mo ba yung dummy account ko para may machat ka, ganun. Sabi nung friend niya? Sa kanya po, habang binabasa ko yung convo. So, ang may dummy account? Yung friend niya po, na hiniram nung ex ko. Hiwalay na ba kayo na pinag-usapan natin? Sorry, Papa Jackson. Parang, tinanggap ko siya ulit after nung inetong kukwento ko. Kasi nakipag-break po ako nun eh. Nung nangyari yun, sabi ko, ito na naman pa, paulit-ulit na naman, ganun. So sabi nung kaibigan, hiniram mo ba yung dummy account ko? Sabi nung gawa mo? May chinat lang ako, yung dati kong kafling, ganun sabi niya. Okay, so siyempre, natural, tinanong mo siya, di ba? Apo. Nung tuloy, yung binasa ko po yung dati kong kafling, sabi niya. So sabi nung friend niya, sino yung kafling mo na yun? Hindi ko na chinat kasi kasama yung asawa niya, may anak. Tapos sabi nung friend niya, kafling lang naman, okay lang yan. Tapos sabi nung ex ko, parang ayoko nun, may sabit yun eh. So for me, Papa Jackson, parang ang sakit lang. Kumbaga lang. Naglalaro pa rin siya, nandiyan ka na. Kailan nangyari yung conversation na yan? Neto lang po mga September 30. Kailan lang? Okay.
Siyempre, sinabi mo sa kanya, di ba? May nabasa ako, hayop ka, niloloko mo naman akong... Hindi ko po sinabi sa chat. Gusto ko po siya talagang makausap ng person. Pumunta po agad-agad sa kanila. Ah, okay. Kasi parang ang hirap na nung sitwasyon, parang ang toxic. Teka lang, nagpunta ka na ba dito sa booth? Opo. Naalala kita. Picture po tayo. Naalala ko yung girlfriend mo. I remember. Opo. Hmm. So parang, yung nasaktan lang kasi parang pinagmamalaki niya pag gano'n na, wala, kafling ko yan, ayoko niyan, may sabit yan. Parang inisip ko pa, so pag wala palang sabit, pwede kang, ano, parang gano'n. Oh. So kinausap ko siya, sabi ko, pinakamasakit, sabi ko, sino yung kafling mo, parang gano'n. Tapos sinabi niya, yung lalaki, yung first mistake niya, yung una pang tawag sa'yo. Ibig sabihin, they're still talking. Yun ang hindi niya po inamin. Ang sabi niya, Papa Jackson, na hindi ko malos paniwalaan yung sinabi niya. Gusto lang niyang paglaruan yung lalaki na yun. So parang sinabi ko, Miss Kina, bakit mo pa i-chat yung lalaking halos isumpa ko na nagkaroon na lamang sa relasyon natin. Ba't mo pa babalikan? So yung pinaglalabi niya, wala, parang hindi niya alam. Yan na naman siya yung parang, ewan ko, ba't ko na naman nagawa, ganun. Then, nung nakipag-break ako sa kanya, so parang sa sobrang lungkot ko, tapos binabawi ko kasi yung regalo ko sa kanya. Na? Na cellphone po. Naku, anong cellphone yan? Ha? Anong cellphone yan? Ha? iPhone 11 yan, no? Hindi po. Ano lang. Siyempre, hindi wala naman. Pang iPhone 11 sa Pilipinas. Si Kara lang ang meron yan dito. Siyempre, hindi naman po yung parang ganun ka-expensive. Pinaghirapan ko lang po na... Hindi, okay lang, pare ko. Dahil nagalit ka at makikipaghiwalay ka na binabawi mo yung telepono, binalik ba niya? Hindi po. Pare ko, magpakalalaki ka sa partner, kung bawiin, binigay niya. Opo. Parang... Pag binigay mo ang isang bagay, kahit ihian niya sa harap mo yan, wala ang magagawa kanya yan, eh. Oo. Doon yun, Papa Jackson. So, hindi siya na... Yung, siyempre, sobrang galit ko. Sabagay, oo. Kinukuha ko yun, tapos... Kasi, ang maiisip mo, binigyan ka ng telepono, kasi ba lang i-chat mo? Oo, parang ganun po. Nag-post po ako ng ganun. Alam mo yung pinsan ko ngayon? Nagwala yung pinsan ko nun, ha? Totoo to. Walang halong eklat to, ha? Totoo ang kwento to. Binigyan niya ng telepono yung bago niyang girlfriend. Papa. Ang unang ginawa ng girlfriend, transfer niya lahat ng meron siyang files doon sa bagong cellphone na binigay ng pinsan ko. Anak ng pusa, pati yung picture nila nung ex sinama pa sa pagtatransfer. Hindi nilang tinira. May folder pa. Parang... Hindi, walang ganong kwento. Gumawa lang ako ng kwento. Nag-invento lang. Ganon talaga sa buhay natin. Gagawa tayo ng kwento. Okay, tapos, Question po. Bali... So, meron, siyempre, aminin ko naman po, may mga, sa sobrang, kasi sakit na paulit-ulit na lang. So, may nasasabi rin ako masakit na. Hindi, Brad, naintindihan kita, no? Kasi mo, demonya ka, di ba? Masasabi mo talaga sa kanya, makipagtalik ba siya ba girlfriend mo? Of course, di ba? Hanggang, ano po, hanggang na-ignore niya na ako, in-ignore niya na ako, gano'n. Siya pagalit? Opo. Di ka mahal niyan, Brad? Sa sobrang galit ko, hinak ko po yung Gmail niya. Ha? Pare ko, sa anti-cybercrime eklat yan. Pero wala po kong intention na masama. Gusto ko lang po mag-reply. Intention ka masama. Yung palang pag-hack, masama ka intention yun. Anyway, hindi ko sinasabing tama. Naiintindihan lang kita. O tapos, Parang gusto ko lang po siya mag-reply sa akin. Tinext ko kasi siya since in-ignore niya ako sa message. Sabi ko sa text, mag-reply ka kung hindi ko babalik yung Gmail mo. Sabi ko sa mag-reply ka kung hindi mo gusto... Ha? Hanggang nag-reply po siya. Sabi niya, kailangan ko yan. Naintindihan ko, kailangan ko yan for the future. Parang ganun sa mga documents. Then, siyempre, nairol ko pa rin po yung nagalit pa rin ako. Then, kinabukasan, pumunta siya, kasama niya yung mama niya. Humingi na po ng saklolo. Pare, balik mo yung? Yung Gmail po. Kasi, then... sinabi rin ng mama niya sa akin, pagbigay, tama nga po, pagbigay na yung phone ka sa akin, na ibalik sa akin nga. Then, wala naman po, hindi naman po nagkasagutan kasi inintindi ko na, nakita ko po kasi siya, nalambot na rin ako, parang ganun. Yung pinsan ko na makita yung girlfriend, tumigas eh.
Hindi ko alam kung anong tumigas, pero tumigas. Yung pangakakangiti. Siyempre nakaka-smile nga pag nakita mo. Tapos, o. Oh. Yun, parang, hmm. Yung nanay po kasi, parang, may pagkaayaw rin po kasi sa akin, parang hindi na rin, medyo-medyo hindi boto sa akin. Hmm. Then, parang yun, parang gusto na rin po niyang matapos yung mag-break kami ng maayos. Huwag na daw po ako magpakita. Kasi siyempre, di ba, o. Huwag na po ako magpakita, huwag na po ako magparamdam. Hmm. Then, tinanggap naman namin yun. Then, parang, nagluluto pa nga po ako nun, dumating sila eh. Tinakpan ko na lang mukha ako kasi siyempre masakit sa akin. Ano niluluto mo? Ano, sinigang po. Sinigang na? Baboy po. Ayan. Hindi kayo naawa sa baboy? May mga tropa yan, kinakain nyo sila? Parang, tapos yun, parang naisip ko pa na gusto na rin pala niya sa side ko na ay ganun, parang gusto na rin pala niya maayos na. Kasi nag-expect pa ako, parang nag-feeling ako na makikipag-ayos pa siya since kasalanan niya. Then kasi sa mga dati niyang mistake, ako lagi yung nagpapakumbaba na parang ako yung unang lumalapit kahit siya yung mali. So parang nagulat lang ako siya pa yung dinala pa niya yung mama niya para makipag- settle na maayos. Dinala niya yun kasi gusto niya makuha ang Jimmy. Yun lang yun. Yun din po. Hmm. Then parang kinabukasan, ay din, nung gabi rin po nun, kasi ang pasok niya po is 3 a.m. Oo. Oh. Ang pasok niya. Pumunta pa siya sa akin after nung usap ng gabi, mga bandang 11 yata yun. Parang nagulo na naman, oh yan, sorry na naman, yayakapin ako, ganun. So parang, ayun, parang yun na naman ako. Nang lambot na ewan na naman ako. So parang after nun, parang kinalimutan ko na naman ginawa niya. Then, eto po, parang kaya ako napatawag kasi humingi na po ako ng space sa kanya. Parang kasi sabi ko, pag nakikita kita, bumabalik lang yung paulit. Ayan ka na naman, mga ngako, gagawin mo yung part mo, magbabago ka. Sinabi mo na yun nung una mong ginawa sa akin. Then gumawa ka na naman ng mali ng pangalawa, tinanggap kita, pangatlo, ito na naman, sabi ko. Sabi ko, huwag muna tayo mag-ano sa isa't isa, parang gano'n. Magmuka mo ng paramdam, di mo na ako paparamdam sa'yo. So, iniisip ko, Papa Jackson, kung tama ba yung decision ko na yun. Tama! Ano ba yung decision mo? Yun po, parang magpahinga. Parang... Hindi, Brad, hindi na pahinga makipag-iwalay. Mag-iwalay na kayo. Ano na to eh? Love-hate relationship na to eh. I mean, if you are that partner to your partner, that you're only good bringing out the worst sa kanya, you are not supposed to be the partner. Hindi na healthy, Brad, eh. Yun nga po. Ano maganda na? Okay. You know, we are a very conservative culture. Although I don't believe that we are that conservative. We want to be viewed as conservative, period. Anyways, well, you can hate me for what I said. Apo. Diba? But then again, mga panggam, ang pinupunto ko dito, pare ko, is that typically, sa relasyon natin, mas unacceptable yung babae yung manloko eh. Makipag-sex sa iba. Diba? At in your case, siya yung nakipag-sex sa iba. Niloko ka niya. Now, okay. I'm not saying that hindi kayang gawin ng babae yung kayang gawin ng mga lalaki. Diba? Ay, boys, watch out. Kaya nila tayong gantihan. Hindi lang naman tayo yung kaya manloko. Kaya din nila. I'm just saying generally, diba, the more acceptable scenario is pag babae nakagawa ng pagkakamali, ay ako, naniniwala ko na pag babae may nagawa ng pagkakamali, mas may dahilan siyang valid kumpara sa lalaki. Bravo. Diba? Ang lalaki kasi pag nakapagtalik sa iba, pwedeng ligob lang eh. Diba? It could just be a one mindless act. And that's it. Diba? Ang ginamit lang niya yung kanyang yag. Diba? Yun lang. Tama? Oo. Pero pag babae, meron siyang hinahanap. Attention. It. You know, when a girl cheats, it's on a deeper meaning. Or it's you know, in a more, kumbaga, more acceptable reason kaysa lalaki. In your case, pare ko, nahuli mo siya. Nakipagtalik sa iba. Nahuli, pinatawad mo. Hindi, ano ba yung mas katanggap-tanggap na kwento? Hindi ka pag yung babae, tigil ka na, magpapakatino ka, tinanggap ka eh. Apo. Diba? Pero itong jawa mo, malandito, Brad. Malandito, dahil nagawa pa niya makipagharutan pa online, hindi ba dapat simpleng makikipagharutan online, hindi mo nagagawin? Nahuli ka na nakipag-sex sa iba eh. Ba't ka ba di ka panitigil? Oh, ba't ba ako high pitch? Oh, nahuli na, di ba? Hindi
siya tumigil, ibig sabihin, hindi lang sa hindi ka na basta niya totoong mahal. Kundi, wala na siyang respeto sa pagiging lalaki mo, Brad. Tayo mga lalaki, Brad. You know, I always say this, ano? The biggest thing in the universe is not even the universe. It's our pride. Our pride is bigger than the universe. But it is as fragile as an eggshell. Napakalaki ng pride ng lalaki, pero ang daling basagin. Sa ginawa niya, niya binasag, dinurog niya yung pride mo eh. Pero mahal mo, pinatawad mo. Umulit pa si tanga. Umulit pa. Diba, ang normal ay hindi ka nang uulit? Nauuli ka na nga eh. Bakit ba ako high pitch? Pero hindi babayang ko alam! Ano ba yun? Eh, tanong po ako eh. Oo. Oh. Kung sakaling totoo man yun, Baba Jackson, yung parang gusto lang yung pagtripan, di ba mali pa rin yun? Yung same guy pa rin na ano? Oo naman, Brad! Ganun ka ba kalandi? Magtitrip ka na naman? Eh, ano ba? Ang lahat ng bisyo nag-umpisa sa tikim. Tiyan, tikim na naman yan eh. Diyan nag-umpisa pa siya niloko, di ba? Simpleng like, simpleng chat, simpleng hello, simpleng wave. Niloko ka niya. O yan na naman. Ang malupit na part, may dummy account pa si tanga. She has an access to a dummy account. Dummy account, di ba? Has only one intention. To fool people. Ano mga, ba't magdadami account ka? Kaya nga yung mga poser account na kung ano nang pinagkasabi sa akin dito, wala akong pakialam sa inyo eh. Poser account eh, matatapang kayo pag iba gamit yung account, mga hayop eh. Sorry. Oh, sorry, ano ba yun? Ay, tanong pa ako eh. Oh, ano ba yun? Since di ba yung mga last call ko rin sa'yo? Oo. Oh. So kaya ako rin sa yung second call ko, yung resign siya sa work niya. Oh. Kung naalala niyo po kasi may nagawa siyang mali, umalis siya sa work niya for me na magbabago. Then yung una kong tawag, yung pinayo niya sa akin na you believe in first, second, third, fourth chances kung mahal ko. Mm. So parang ngayon po, kailangan ko na po ba talaga itigil? Kung hindi ko na tapusin ko na yung... Tama na, Brado. Sira na eh. Alam mo, no one to walk away. Oh, no one to walk away. Kanta ni ano yan, Kenny Rogers, The Gambler. Diba? No one to walk away. Okay naman ipaglaban yung tao mahal natin eh. Kung yung taong pinaglalaban natin, alam niyo yung value ng pinaglalaban natin eh. Yun lang, di ba napaka, hindi pa niya naisip nung hiningi niya sa katrabaho niya yung dummy account? Na hindi ba niya naisip na niloko ko na yung boyfriend ko dahil sa lalaking ito? Ngayon, ito na naman ako para kong tanga. Alam niyo ba yung kantang The Gambler? Pa eh. Ay, maluma na yan eh. Siyempre, ang nakakalami na, Drakel. Pag luma siya, Drakel. Mami Josie, yan. Ayaw ang pangalanan yung dalawa dito, baka bawiin yung pendant. So kahit parang... pa Jackson. Anak, ano yun? So parang kahit na may patunayan pa siya... Brad, kung tumawag ka dito para justify na gusto mo siyang balikan dahil nahihiya ka sa sarili mo na kaya mong tanggapin yun ng loko sa'yo at winalangya ka, balikan mo siya. You do not need my opinion, pare ko. Kung ganun mo siya kamahal na kaya mong bakabulag-bulag sa kanya, balikan mo siya. Hindi ka totoong lalaki kung makikinig ka siya ba lalaki. Pero kung tumawag ka dito para humingi ng totoong opinion, I'm telling you, huwag mo nang balikan. Pero pag buo sa puso mo na kahit gaano siya kawalangya at kalandi, eh gusto mo siya mahalin, eh di bumalik ka sa kanya. Tama mo kayo. Ganun kasimple yun, Brad. Opo, tama. Pag mahal mo ang babae, kahit sabihin ang buong mundo malandiyan o ka dyan, mahal mo, doon ka. Tama. Ang tanong, ganun mo siya kamahal? Mahal ko sarili ko pa siya. Oh yeah, pangalawa, that's the first question. Ganun mo siya kamahal. Ang pangalawang tanong, mahal ka ba niya? Di ba ganun yan eh, hindi naman isang tao lang yan eh. After all, being in love and being in a relationship, pare ko, is a cooperative effort. Dalawang tao yan, hindi lang iisa. Alam niyo effort? Ano yung effort? Effort po. Diba doon yung mga F-lane? Tiyos. Yes! Yan, yan ang joke. Tama po sa karir ng DJ na kilala ko. May karir pa ba kaya ka bukas? Sorry na. Yung F-lane. May huling tanong na lang ako, Papa Jack. Mm.
Sana kayo magalit ko. Eh, hindi ako galit, Brad! Dahil sa, parang sa ginagawa niya, hindi dito yan. Po kayo. Ang babae ka, ano? Ay, hindi, hindi po. Ah, hindi, sorry. Hindi, hindi ko po, ano. Parang, kung nakikinig siya, meron po ba kayo kahit mga simpong mapapayo sa kanya? Manap ka, ate, ng lalaki na kayang patinuin ka. Hindi si JR yun. Hindi si Jay yun. Sino si JR? Eh, junior rin naman po ako. Okay, ah, po, hindi si Jay yun. Diba? Because your partner should be enough, diba, to make you do the best version of what you can do. At hindi ikaw yun. Sa buhay niya, hindi ikaw yun. You are not the person who can make him do the best. Tama na. Oo. Siguro ito na nga. Ito na nga siguro, Papa John. Tsaka, may pakiusap lang pa ako sa mga, ano, yung mga nandito. Ha? Tumawag kayo sa akin. Tapos, nag-usap tayo. Tapos, tinumbong mo sa akin, jowa mo, niloko ka, babae o lalaki. Huwag nyo nang dalhin dito. Tapos sabihin nyo, ito po yung pinagalit nyo sa radyo. Tapos Raul sa JP, dinala niya yung girlfriend niya dito. Siya po yun, yung niloko ako. Pangit, Brad, huwag mo papahiya girlfriend mo. Kahit na gawin ginawa sa'yo, you don't do that. Ginawa mo, di ba ginawa mo last time? Apo. Di, wag mong pang, huwag anong Brad. Alam mo ba ako nahiya ano para sa girlfriend mo? Oo, niloko ka niya, pero that's between you and her. Hindi na para dalhin mo sa harapan ko at ipahiya mo dito. Pangit yung ginawa mo last time. Alam mo, namutla yung girlfriend mo nung Brad. Oo, may ginawa siya. Pinatawad mo siya regretful of what she did. Apparently, hindi ganun ka-regretful. Pero hindi na para dalhin mo dito. Siya po yun yung nala, ganito po. Diba? Nandiyan yung girlfriend mo nung nakakaya, oh. Tinama ko yung nahiya sa kanya nun. Walang iya ako magpayo, pero hindi ako walang iya sa totoong buhay, Brad. Mabait akong tao, God bless you. Naisip ko rin nga po yung maligo na yun na dinala ko pa sa... Dinala niya dito at pinakilala mo sa akin at sinabi mo sa harapan ko na siya po yung nakipag-ano sa iba. Diba? Maligo po yun, oo. Papa Jackson. Huwag ganun, Brad, ha? Aba. Bakit yun? Nakakahiya yung ginawa mo, di ba? Aba. Alam mo, tawag niyan, mudslinging, di ba? Batuhan tayo ng putik, huwag ganun. Mag-iwalayin na kayo, Brad. Hindi na kayo okay. I was, kanina, hindi ko alam na parod nyo to. Yung mag-asawa has been together for 80 years? 70 years. But they've known each other for 80 years. Nasa ano yata? Parang nirepose ko yan eh. Ang payo nila to be able to have a, yung longevity ng relasyon, ang payo nila ay ano, it's important that you like each other. And you are nice to each other. May mga magjowa, di ba? Walang ibang ginawa na magsinghalan. Si Mangot, si Gawan. You have to learn how to like each other and be nice to each other. Be nice to each other. Di ba? Ano ba yung kahulugan ng nice? Yung pag tinanong ka, you answer questions or inquiries or queries, di ba, with politeness. Kahit jowa mo na. Alam ko pag jowa mo, komportable tayo, di ba? Pero kahit na magjowa kayo, even if you've spent years and years together, it's still important that you are nice. You are polite to each other. It's the only way to maintain an atmosphere that's favorable to both of you. Kayong dalawa, hindi na ganun eh. Di ba? Kailangan nice. You know, ano pa papaliwanag yung nice? Ano ba ba? Lumayan ka na, sagutin mo na malambing kung malambing. Kasi, may nagtanong ng malambing, kumain ka na, ang sagot mo, di ba? Yung tao nagtanong, ang sagot niya, hindi na malambing. Di ba? So, pag may nagtanong ng malambing, sumagot na yung malambing, yung sagot, malambing pa rin. Especially, so, pag nagkaanak kayo, di yan ituturing sa mga bata. You don't always have to be, anong tawag nito? Kasi, siyempre, pag relasyon, mag-aaway kayo. Well, this does not apply to you kasi nag-iiwalay ko kayo. Nag-iwalay na kayo? Nakikinig ba siya? Siguro po. Kasi nung mga past call ko rin, nakinig siya. Hindi malamang sinabi niya na ano. No? Yeah, buti ka na, pagalitan ka, hayop ka. Kaya minado naman po ako nun, Papa Jackson. Pero alam mo mali, pero hindi ko rin po intention yun na ipahiyarin siya. Kasi gusto ka rin niya po makita.
nung that time na sumama siya sa akin. Ito mo nang ulitin yun. Pero eto, may iba maghihiwalay kayo, di ba? Apo. Pare ko, gano'ng katagal naging kayo? Three years po. Oh, 3 years. Sa mga kwentuhan mo sa tropa mo, huwag siyang pahiya, ha? Ay, apo, hindi po. Oh, di ba? Huwag gano'n, pare ko. Maging gentleman ka pa rin. Apo. Di ba? Oo. Yung pag kinuwento mo siya sa mga tropa mo, ba't ka naghiwalay? Hindi pare, hindi ka nagkaintindihan. Ganon. Gets? Apo, apo. Babae pa rin yan, hindi madalang nagkamali, wala na siyang pagkatao maganda eh. Apo, apo. May naiintindihan ko po yan. Alright? Apo. Okay? Alright? Apo, apo, apo. I like. Oh, ganyan. I want you to say sorry, thank you, and goodbye. Dun sa... Huwag mo nang pangalanan. Ah, oh, hindi, hindi. Ano? Oh. Tinumber na lang, sabi mo. Just lang. Game. Ayun, dun sa ano... Sa kanya. Hindi ko akalain na tapos na. Pero pasensya pa rin dun sa mali ko na sobrang paulit-ulit na ano, parang nasasabi ko na yung mga mali na hindi naman katanggap-tanggap na pasensya dun. Dun din sa dinala kita dati, parang pinamukha ko pa na ito yun. Alam po mali rin ako sa part nine, pero hindi ko intention talaga na ipahiya ka. Hindi lang ako masyado naging sensitive nun. Pero maligo rin yun. Sana may dumating na lalaki sa'yo, natanggapin ka, yung respetuhin ka, hindi lang yung paglaruan ka. Ayoko rin maranasan mo yung karma na naranasan ko noon. Kasi naging gago rin ako, kaya naintindihan ko yung sarili ko na bakit kita tinanggap ng paulit-ulit, kasi dati rin akong ganun. Na tinanggap din ako ng babaeng sinasaktan ko noon. Nagbago ako at ayoko sanang gawin sa'yo yun, pero hindi na rin healthy, tama nga yung relasyon natin. So, baka hindi nga tayo para sa isa't isa. Yun lang po, Papa Jackson. Hello? Hello? Ayun lang po. Ang ganda nung ano, kanta na piniplay ko. Alang title na kanta to ay Mind Over Matters of the Heart. Aww. Ganda ng chorus nito, Brad. Sabi niya, I cannot burn a bridge that I'm still crossing. I cannot lose a past that I'm still lost in. Aww. Sa mga hindi maka-move on, oh, ito, paki-status mamaya. Yung chorus ng kanta, Mind Over Matters of the Heart. Hello sa mga broken-hearted, babangon din kayo. Di ba? Oh, it's not every day that you're gonna cry because you got hurt. There will come a day in your life you're gonna cry, and not because you're sad, because it's tears of joy. So, hanggat wala ka pa sa puntong ngayon, kapit lang. Apo. Hindi sa'yo yun, Brad. Oo. Sa pinsan ko, para yun sa pinsan ko. Ay, nako. Ano maaalala mo sa kanya? Ano mabuting katangian niya? Yung lagi niya akong dinadala ng paborito kong pagkain. O, sa kanya masabihin yan. Pasalamatan mo siya. Salamat. Salamat sa 3 years na nandiyan ka. Yun, salamat sa ano, pagkain na laging dinadala pag bago ka pumasok. Salamat, naging part ka ng buhay ko. Hindi naman mawawala siguro na naging part ka na. Nagkulang din ako, siguro. Kulang ako. Oo, nagkulang ako. Sorry sa lahat din na alam ko may pagkakamali din ako.
Ingat. Ingat sa trabaho, ingat sa future. Ingat sa mga nasa paligid mo. May huwag kang magtiwala agad. Yan lang, Papa Jackson. Wow. Keeps me alive. And tomorrow I'm here without your love. Meow. Above it all together. Joke lang. Ay nako. Anyways, Jay. What? We all have to enjoy the proper time. Our proper time under the sun. Ano ibig sabihin dyan? There is a time for us to be happy. There's a time for us to be sad. There will come a time for us to reflect. And there's a time for us to learn. There will be a day of reckoning. Diba, ganyan ang buhay natin eh. So maybe this is a time for you to learn something. Apo. Whatever the lessons of the pain na meron ka ngayon, sana matutunan mo na maayos. Apo. Alright? Apo, Papa Jackson. So, you know, nasaktan ka niya. I'm sure, hindi ka naging perfect. Nasaktan mo rin siya. Apo, apo. Tama po yun. So, para sa kayo matuto, ha? Apo. And I hope when you wish her, sana maging masaya siya. I hope one day it will come from the heart. Apo. Okay? Apo, Papa Jackson. Sige, patiin natin lahat ng mga taong kinikilig na lang pag umiihi. Pero walang love life. At kasama ka na Ron, ha? Apo, apo. Pansamantagal lang naman. Ang dami kong alam. Makawala ng karyo pang ginagawa ko. Salamat sa pagtawag. Ay, salamat din po, Papa Jack. Okay, thanks. Bye. Okay po. Bye. Si ano yan? Si Jay na niya QC. Oh, naalala ko yun last time. Dinala niya ito yung girlfriend niya na pahiya. Oh. Kung pinatawad mo na, burahin mo na. Alam ko na sa utak mo yan, pero hindi na para sabihin mo sa ibang tao. Di ba? Baba, ilipad na iba ba? Alam nyo, ganda ano? Mga pangga. If someone did something bad to you, doesn't mean that's a bad person. Ibig sabihin, tao siya nagkakamali. When you do something bad, you're not a bad person agad-agad. You're just being a human being. I'm not saying sadyain natin. I'm just saying, yun ang maganda sa pagiging tao, we learn from the mistakes that we do. Diba? Dami kong alam. Okay, thanks, bye. 721-872-1242 nang tinanggal kasi yung karatol eh. Masang kulit eh. Just... 87 Halata may binabasa. 8721-2429 8721-2429 Tawagin niyo ako mamayang gabi ha. Pauwi na ako, inaano ko kayo. Don't throw it all away, our love, our love. Don't throw it all away, our love, our love. Don't throw it all away, our love, our love. Nag-loop, nag-hang. Salamat oh, sa mga nakanta boy sa atin. Oh. Yung kaopisina ko, si ano, nag-drama. Sana lahat ng tao masaya kapag malungkot ang iba. Sana lang talaga. Hoy, binibiningan, ano to? Ha? Ha? Pinagdram-dram mo dyan, ha? Don't throw it all away, our love, our love. Don't throw it all away, our love, our love. Oy, may bagong para ngayon ng paniningil ng utang, ha? Oh, mag-selfie ka kasama si Idol Rafi Tulfo. Tapos ipadala mo siya doon sa may utang sa'yo. Sabihin mo, oh, next time, hindi na lang selfie to. Nandun na ako sa studio. Alam mo, ang talino ng Pinoy, no?
Di, nabasa ko yung kanina eh, di ba? Season, tapos pinadala yung picture nila ni Idol Rafi. Ang reply nung ano, nung pinapadalan, hulog ko bukas. Yung utang ko sa'yo. Ganon. Cysts. Parang sakit yun ha. Pakauwi na nga. Pangga, maraming salamat sa inyong pagsama sa akin. Sana wag kayo magsawa. Thank you very much for being with me. Thank you very much for spending the hours with yours truly. I appreciate. Thank you very much, mga pangga. Maraming salamat. Well, this has been me, the one and the only Nice and Naughty, ang nag-iisang DJ na feeling sexy on your radio. Ako ang inyong lingkod, Papa Jackson, and we are number 106.7 Energy FM. Pangga, kung masabihin radio, sabihin mo.